Alright, ikaw ba ay gumagamit ng sipa na langis? Kung ikaw ay gumagamit, panoorin mo to. Alright, so another one mga ka-jegs, no? Parang makakalas yung makina. So, yung ganito po kasi marami na ako na i-content nito, no? Way back, siguro last year, dami ko na i-content nito. Yung langis na sipa, alam nyo na yon kung ano yung tinutukoy ko, sipa, at saka yung isa, di ba, yung langit, di ba, anong kulay ba yung langit, o yun na yon, alam nyo na yon mga ka-jegs. So, tingnan nyo, ang nangyayari. Asan na yung cam bearing, ay yung camshaft long, eto, yung inner natin na camshaft, ayun no, kung makikita nyo, kita ba ninyo? Yan, nagyan ko ng ilaw, tingnan nyo yung ano, inner bearing. Oh, gaspang, di ba? Minsan naglalak pa. And then, asan na yung camshaft? Ayun. Kita ninyo, ayun, durog na naman oh. Pangalawa to mga ka-jigs ha. This time, NMAX version 1 naman to. So, ayan, di ba? So, hindi natin pwedeng sabihin na depende sa gumagamit yung ganito. Kasi yung mga ganitong klase, yung mga bearing, is consumable parts to eh. Di ba? Trabaho ng trabaho. So, ano ang bumubuhay sa mga ganitong klaseng parts, especially sa mga bearing? Pag outer, syempre, grasa. Pag inner, syempre, langis. Di ba? So, ano ang nagiging resulta? Kita nyo, durug-durug yung crown, no? Di ba? So, paano ba natin maiwasan yung mga ganito? Siyempre, yun tayo sa mga trusted and branded na langis talaga, mga ka-jigs. Kita nyo, yung crown nakalabas na, oh. Oh. Ayan po yung crown ng bearing. So, medyo delikado po ito pag napabayaan natin to, no? Kaya kapag may nararamdaman kayo sa motor ninyo, mas maganda ipacheck nyo po agad sa mga trusted mechanic nyo, mga ka-jigs. Kasi kung ito, napabayaan natin to, siguradong change all ang kalalabasan natin, no? So, gagawin natin dito, tulad ng ginawa natin doon sa previous content ko, syempre, Japan na bearing, yung mga nabibili sa bearing center, no? Yeah, NTN ang brand, and then ganun din yung inner, ayan, no? Sobrang gaspang talaga niya, ayan, no? Oh, tingnan nyo, hindi siya halos, oh, di ba? Halos hindi siya naiikot ng smooth. Alright? So, palitan natin to mga ka-jigs, no? So, over tayo sa langis. Kung gusto nyo ng mga ganong klaseng langis, lagi po namin sinasabi, every 1,000 or 1,500 change oil talaga. Pero ito, mahalaga to sa sir. Kita naman ninyo yung makina, oh. Oh, 1,500 change oil yan, ha? Pero talaga sumira. Sinipa yung mga pyesa. Grabe yung sipa yan. Alright?